masyado ang mercury kapag ka na-expose tayo ng matagal dito. Ano-ano nga bang pag-iingat ang dapat po natin gawin upang bigyan tayo ng mga ilang mahalagang impormasyon ukol rito? Kasama po natin ngayong umaga si Ms. Faye Ferrer, Program Officer from Healthcare Without Harm. Good morning, ma'am, and welcome to Hobie. Good morning, Yanice. So ma'am, ano, pwede mo bang ipaliwanag sa amin, ano ba ang use ng mercury? Okay. Ulit maganda umaga sa mga manonood. Ang mercury po ay isang elemento na sa matagal na panahon, ito ay ginagamit ng maraming industriya. Mm-hmm. Ang isang industriya na malaki ang pagkagamit nito ay yung healthcare, ang mga hospital. Mm-hmm. Ginagamit ito pang sukat ng lagnat, mm-hmm. pang sukat rin ng blood pressure. So yun yung ilang mga gamit noon, pero walang kaakibat na impormasyon tungkol sa pagiging laso nito. Meron bang mga pagkain na merong mercury content? Okay. I heard tuna. I'm not sure. Okay. Totoo ba yun? Nagkakaroon ng contamination ang mga pagkain, particular ang isda, kapag ang mercury ay naitapon ng hindi tama. Sa dagat. Sa dagat. Okay, nako-contaminate. Pero there is really no food na naturally may content na mercury. Well, masasabi natin wala. Wala. Kung naturally occurring, pwedeng maliit, pero usually it's human yung nagko-contribute para sa contamination. Okay. Now, because I think you have a campaign, yeah, to totally eradicate ba or tanggalin na, at least for the healthcare facility, mm-hmm. yung mga gadgets or instrumento na may containing mercury, yeah, di ba? Why is there such a campaign? Ano okay. ba yung mga masasamang epekto ng mercury sa kalusugan ng tao? Okay. Unang-una, ang mercury ay neurotoxin. Kapag pinag-uusapan ang contamination ng mercury sa katawan ng tao, ito ay nakaka-apekto ng utak. Mm-hmm. Kapag ang utak na ang inaapektuhan, lahat ng pwede mong posibleng igalaw, mm-hmm. ay maapektuhan. Dahil ang utak ang nagdidikta kung ano yung posible natin gawin. Mm-hmm. Ang problema sa contamination ng mercury, hindi ito basta maka-apekto sa'yo ng madalian. Over time, siya magde-develop sa'yo. So katulad sa isda, bago siya makontaminate sa isda, ibig sabihin, may posibilidad na may nakabasag ng mercury thermometer or sphygmomanometer, itinapon siya sa tubig, sinunog siya, flinash siya sa toilet, magkakaroon muna siya ng transformation. Right. So para siyang dadalhin sa ere, tapos ibabagsak siya sa lupa, tapos sa tubig, tapos magsesettle siya doon. Okay. Tapos pagdating sa pinaka-bottom ng tubig, yun yung transformation na nangyari, tinatawag siya ng methyl mercury. Mm-hmm. Yun yung, hindi ko alam kung nakaalam ng maraming ano yung nangyari sa Minamata Bay sa Japan, yeah, noong late 50s, early 60s. Ang nangyari dito, yung mga tao sa Minamata ay nakain yung isdang pinanginisda nila. Oo. Ang nangyari, yung mga magulang na nakakain nun, nung niluwal nila yung mga anak nila, may mga neurological disorder. Mm-hmm. Hindi rin nag-function, walang, hindi na-develop fully yung kamay, yung katawan. O saan yata ang tama yung mga tipong Parkinson's disease, meron cerebral palsy, ganyan yung mga ganun. Key point papunta roon. We had a guest before, I just couldn't. Correct me if I'm wrong. Mm-hmm. She's saying na yung mercury daw, you cannot really dispose it. There is really no way to, parang to trash it, to dispose it. Tama. When you flush it to the toilet, sinabi nyo nga, nabanggit nyo kasi kanina, na bumabalik yan sa dagat eventually, yeah, no? Kapag kasi na dagat, it's gonna contaminate other elements sa tao. Tama. At hindi rin daw siya pwedeng sunugin. Hindi. Kaya, anong, paano, wala talagang way for proper wala. Disposal of ang mercury? Actually, Eunice, ito yung paraan, ito yung problema sa mercury. Ang Pilipinas, kasama ng Amerika, pati ng Europa, mga mayayamang bansa, yan din ang problema. Hmm. Walang pamamaraan paano i-dispose ng mercury. Kaya ang unang pinakamahalaga, tigilan yung paggamit. Okay. Pangalawa, above ground storage. Long-term storage, matagalang pagtago. Ganun ang ginagawa ng dalawang malalaking bansang yon. So, ilulubog mo lang siya? Hindi, talagang, bawa sa isang malaking area, nasa, yan lang, above ground talaga, walang baunan na pinag-uusapan. Ah, wala. Wala talaga. Okay. Ibig sabihin, kailangan bantayan mabuti hanggang meron pang posibleng teknolohiya in the future to na pwedeng i-dispose. It. Alright, pero kunyari, ang storage na is above ground, mm-hmm. and then enclosed naman yun. Mm-hmm. Pero kahit pa paano yung hangin labas-pasok din sa isang warehouse, mm-hmm. na assuming, pwede ba tayo ma-contaminate pa by yung sa hangin? Or you have to touch it and you have to induce it para
magkaroon ng epekto sa katawan mo? Depende. Lahat kasi ng storage dapat may proper guidelines. Mm-hmm. Parang kung paano ka nagtitreat ng isang chemical talaga. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi mo nga basta hawakan ito nang hindi ka properly equipped. Yes. So, merong mga proseso on how to properly store it. Dapat, kahit na lumakad ka within the area, walang magiging problema. Mm-hmm. Kasi yun yung kanyang kailangang i-safekeep. Yes. Tapos, tama ka, maraming paraan para ma-expose ka pwedeng sa balat. So, pag nabasag pala yung thermometer, delikado. Kung matindi ang sensitivity mo sa mercury, posible. Uh-huh. Yung St. Andrews incident dati sa Parañaque, mm-hmm, 2006, may ilang estudyante doon na inhale lang. Oo, contaminated na sila. Oh, delikado pala yan. So, mm-hmm, finally, maybe your reminders and your message for, mm-hmm, the viewers, no? Lalo na sa mga parents, na if this is the campaign, i-promote natin. And okay, let's invite them to support this project. Okay. We would like to take this opportunity and thank Net25 homepage and call on healthcare workers on hospitals, clinics, that AO21, the Administrative Order 20 of the Department of Health, is supposed to be reaching its deadline this month. Kung kaya sa mga doktor, mga nurses, kapag patuloy pa pong gumagamit ang inyong pasilidad ng mga thermometer at sphygmomanometer na may mercury, ipagbigay alam nyo lang po sa Department of Health. At sa mga consumer naman, panahon na po ito para sabihin ninyo kapag pumunta kayo sa mga drugstore at binibentahan pa kayo ng mga mercurial devices na alam na ninyo ang epekto nito, ito ay isang delikadong bagay. At ang huli po, yung nangyari po ng incident sa 2006 ay sa eskwelahan. Ang nangyari po sa eskwelahan ay maaaring mangyari sa ospital, kaya tinatawagan na rin namin ang Department of Education na alagaan natin ang buhay ng ating mga estudyante. Hindi lang po ito usapin na ang dengue ay nakamamatay. Ang mercury po, kahit na pagtanda ng mga bata, kung contaminated ang mga bata, ay maaari nila maipasa sa kanila magiging anak. So tinatawagan ng lahat po sana na maging malinis na po tayo sa ating pasilidad na wala na sana mercury. Hindi po ito katulad ng ibang chemical na kaya nating gamutin ng basta-basta. Ang mercury po ay delikado at maaaring maapektuhan ang ating utak. Lastly, sorry, before I let you go, ma'am, mm-hmm, we have yung mga gadgets with mercury content, mm-hmm, gusto namin i-dispose, but there's a proper disposal, yes, as you, mm-hmm, mentioned, sinong tatawagan namin, kanino kami makikipag-ugnayan? Okay. I think what we can do is appeal to the Department of Environment and Natural Resources to speed up yung pagbibigay ng area kung saan pwedeng i-endorse. Currently, wala ba? Currently, wala. It's the hospitals who are doing it only. Okay. So, kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanya. Dapat merong central, no? Tama. Na doon mo babagsak mo mas na lahat. Mas maganda. Alright. Thank you so much thank for so being with us here today. Mga ka-homepage, iba't ibang klase ng scalp infection, paano nga ba itong masosolusyonan? Yan po ang ating alamin mamaya sa ating Daily Health sa aming pagbabalik.